Mga kaldola, ako ang inyong lola vlogger, Malcaronido. Kakain tayo ng, ay, Portuguese. Kakain tayo ng, magmumukbang ako ng manok. Pollo, my favorite. Wala akong kasawa-sawa sa manok. At may kasamang soft drinks. Kasi, pag hindi tayo kumain ng, ano, ngayong gabi, inom ako ng gamot eh. Yan, manok. Mukbang-mukbang. Paborito ko sa lahat. Sarap. Kakain ako ngayon kasi bukas bubunutan ako ng nipin. Sarap talaga. Ayoko naman yung mga kebab-kebab. Gusto ko talaga manok. Nakalimutan ko muna ng tissue. Limang pilasong manok to. Dalawang alitas. Namalata ako sa patatas. Konti lang. Pero gutom ako ngayon. Kaya walang kukontra. Gutom. One down. May halong pechuga. Takaw ni Lola, no? Kasi ang tanggal, yan namin. Alas 12:30, hanggang na una. Hindi na ako nagmerienda. Kaya gutom ang inabot ko. Ayaw. Ayaw pa rin. Bihira naman ako kumain ito. Kaya huwag niyo akong anuhin. Bihira akong kumain ng prito. Sakaw. Sarap. Ang manok hindi nakakasawa. Mas gusto ko pa manok kasi sa baboy o kanin ng baka. Kanina ba silang paalamdam po eh? Ay mabuti. Nakapagpahinga na.
Cocok. Mas kecap. Gua sarap. Ma, wala sipit itong soft drink. Hindi na magitay. Ayoko pang uminom. Baka uminom, mabubusog na ako eh. Dami kong ano oh, sa ano ko trabaho. Dinner in bed. Ay, maya ka na naman kumakain pa ako. Istorbo kayo mo. Nagdi-dinner ako habang nagmano ko ng rapid tour ko. Nanonood. Tinagal ako ng sound. Stolbo naman itong ano. Okay. Ano. Ay, gusto mo talagang umakainom na, no? Sarap. Pero el primer paso puede ser más sencillo y natural, como las lonchas de queso Millán Vicente. Millán Vicente, 100% natural, 0% la. Away sila. Mayroon ko na panood. So may mga anak kayo sa una. Nagkahiwalay sila. Nagkabawian ng postiso. Bawian ng postiso. Ang ama mo sa kanila nandoon pa rin. Yun nga lang, yung kagustuhan ng unang mong pamilya, eh magkaayos kayo. At si mami daw, kapag ka-uwi, eh mas gusto niya yung buo yung pamilya natin. Di pa ano yung may kinakasana man sa Cagayan yung dati niyang boyfriend ginayon na kanya. Sarap? Okay, ma, may boyfriend ka, wala? Wala po. Wala. Lumalabas kasi hindi na tayo magkasundo-sundo eh. Ang dami mo ng rason eh. Ang dami-dami mo ng binibring up. Ngayon, lalaki naman. Kanina, gusto mong malaman kung gusto niyo pala ba nila magkaayos kayo. Ngayon, nagkaayos na. Tapos, hindi ko alam, hindi ko na siya mapagkakatiwakan dahil sobrang sinungaling siya. Kung gusto mong sustentan ang anak mo, kung magulang ang pamilya mo, okay po ako. Dahil sa mga anak ko, malalaki na sila, nag-aaral, magka-college na yung anak mo sa amin. Ako, ginagawa ko lahat ng kailangan nila. O, kaya lang malalaki na sila. Paano naman na itong maliliit na to? Sa madaling salita, ayaw mo bumalik. Ayaw mo maayos yung pamilya mo, yung nauna mong pamilya, kasal kayo ni Mrs. Ayaw mo bumalik. Tanda lang si Lola, pasensya na kayo. Kung sa akin mo lang, ma'am, bigyan pa lang chance si Sammy kasi parang magulo pa ngayon. Kasi nakaharap yung kabit niya ngayon. Kaya bigyan pa siya ng kunting oras na pag-isipan niya muna. Ubusan muna silang dalawa. Ma'am, pwede po ba na alamat po namin kung ano po yung takbo ng pag-uusap natin ni Sir Sammy sa request po na ng mga bata at ang kanyang asawa? Sinasabi ni Sammy mo kung pwede daw kasi makita talagang gutom si Lola eh. Patlo yun. Na may pangkasya kung sakaling kaiwalay sila. Paano nga
naguguluhan si Sammy. Ang sabi naman kasi ng kanina, ma'am, ng stepmother nila, maganda naman yung sakahan sa mga ano niya, anak ng asawa niya, na pag kahit napaminsan-minsan lang silang umuwi doon sa bahay nila, titiyan na lang yan, maganda yung pagigitong niya. Saka yung parang na ano, nagrabyado kasi nga daw na parang naniniwala sila sa mga chismis-chismis sa mga kapitbahay nila. Jezebel, yung sinasabi mo ba sa kay Serapi, sa ere, na sinisiraan, may sinasabi itong madrasa mo kay mama mo, totoo ba yon? Sa kanya mo mismo narinig? Yung po, may record po ako, record ko po yung sinabi po ng madrasa ko po na yung si mama ko daw po, binibenta niya daw po yung katawan niya, eh, naghirap naman po yung mama ko po doon sa ibang pasasimula pa po nung bata po kami. May record po ako ng ma'am. Narinig ko po ang mga nagdadaing na narinig ko na usapan nila. Kaya dininig ko lang hanggang sa nagsumbatan kami isang araw, nasabi ko sa kanya yung ganong salita. Dahil sa sama ng loob ko sa kanya, kasi lagi niya akong binibisit araw-araw. Ano pong pambibisit yung ginagawa ni La Jezebel? Tuwing nagwawalis, yung winawalisan niya, nasa sala lang. Ako nagtutuloy ng winawalis niya. Nag-CCR, hindi nagbubuhos. Kumakain, hindi man lang mahugasan ang pagkain, pinagkain niya. Siyempre, no. Kamayin nga, narinig kayo eh. Oh yeah, hindi naman ako hype na dah. Gutom na ako. Walang ibang gagawa kundi ako, kaya ginagawa ko lahat ng yung ginawa ko. Jezebel, totoo ba yun yung kwento ni madrasta mo? Isang araw ko lang may ginawa po yung pag-post po ng CR po, pero mo yung isip tapos na po yung pag-report ko po ng tool po, tapos sinabi po, 92 po ako kalit ako nag-post po ng CR, eh, hindi naman po ako nun, dahil doon po lang po ako nakakulong po sa bahay, kasi kundi po ako kinakausap ng baka po, kaya huwag niya po sabihin na inulit po ulit na hindi pag-post po ma'am. Sir Sammy, obvious naman, di ba? Na nagbibilangan itong dalawa. So, bakit kulang? Pang-apat na! Binibigay niyo sa mga anak ninyo, kaya ganito? Simple lang, pareko, karo ko silang may silang kalakaran. Yun, binibigay ko naman, basta mayroon lang ako. Binibigay ko sa rin kahit ano yung hiningin nila at kunin nila. Hindi ako nagtatanggi. Sir, ganito, so ang lumalabas ko, ayaw nyo. Ma'am, inaalala ko yung mga partner. Ganto ako kumain ng ano manok. Buhay mong humiyari sa mga dalawang bata. Hindi ko ako nagulang. Bago pa dumating yun, hindi ako na lang kumang. Susuko. Ako na lang mawala. Bago pa yung mga bata. Matanong ko lang ha, para masagot lang yung mga tanong ng mga tao na nanonood sa atin. Ma'am, wala po ba kayo talagang balak daw na kasuhan itong asawa ninyo? Dahil madaling-madaling balak po itong mangyayari dahil nga kitang-kita naman na may kinakasama ng iba at may anak pa habang kayo ay kasal. So, mas madali po yung proseso kung kakasuhan natin. Final decision niyo po ba, ma'am? Ayaw niyo po talagang sampahan ng kaso itong si Sir Sammy? Ang atin po, gusto ko po kasuhan silang dalawa po. Ang inaalala ko lang po ang mga anak ko. Pinag-iusapan nila sa akin na ayaw nila makasuhan ang mga papa nila. Ang gusto lang nila, kapaalis yung kapit niya po. Yun lang po ang gusto ko. Ayaw lang po namin makita si pagpapapos kulungan po. Oh, ganito lang mga anak. Habang inihintay natin ng mama mo, susuportan tayo sa abot ng aking mga kaya. Sa financial man o anuman bagay, sa problema nyo, susuportan tayo, magsabi kayo lang sa akin. Andito lang ako, hindi ko pa yung pinakabanana. Last! Jezebel, kung pumapayag nga kayo, nasabi kasi ni Jezebel kanina na uuwi si mama mo ng August. Oh. Mas maganda, nandito si mama mo physically, eh makakausap kayong tatlo, kayong mag-iina, at ganyan din, nakabisuhan na natin si chairman na pag-uwi nga ni mama mo, ay aasikasuhin agad itong sa case ninyo, ha? Kaya wala kang dapat ipag-alala doon. Ha?
nanay mo, nag-iisip nga at naghihintay sa pagdating ni mama mo, inangako naman siya na tuloy-tuloy yung support na ibigay sa inyong dalawa. Okay po yan. Ngayon kasi Chairman si Jezabel po ay nasa Nueva Ecija na. So dun po, lumayo muna siya. Nagkausap po sila ng kanyang nanay na lumayo nga muna dahil sa nangyayaring sitwasyon. At ngayon po, nag-a-apply siya, naghahanap siya ng trabaho doon. At gano'n naman, si Jezabel noon po ay nag-aaral daw. Online class po ito. Kaya okay lang daw po sa kanila ngayon yung napag-usapan, yung sinabi ng kanilang tatay, na sustento muna habang iniintay na dumating dito, makauwi yung kanilang nanay. Paano po ang padala niyo sistema ng pagkapadala ng pera? Siyempre, manda lang, ma'am, kasi hindi naman tuloy-tuloy yung pangisda. Malakas yung alon, hangin, hindi kayo makalawag. Okay, every month lang. Every month, sige po. Magkano po, sir, para sa kanilang dalawa? Hindi na siguro yung dalawang linggo. Jezabel, Jezabel, ano ba, okay lang ba sa inyo na dalawang linggo daw, sabi ni papa mo, tuwing katapusan? Okay lang po, kasi nandindan ko lang po si papa po. Ng anak niyo, sir, sobrang bait. Ikaw, Jezabel, okay lang sa'yo? Okay. Naiintindihan ko rin po yung trabaho ni papa. Minsan po wala po talagang nahuhuli. Kasunduan na kung saan ay susuportahan ni Kuya Sammy ang kanyang mga anak. Na kung saan... Masakit pa ang ngipin po, ha? Gugutom eh. Si aún ha salido ni el sol. Lleva a enfrentar contra el camión de la basura en lugar de desayunar como el campeón. Meron na... Alam niyo ba yung manok? Pag kumain kayo, may halo na, may nakasama ng toothpick. Kaya huwag niyong itatapon to. Pag tas niyong kumain naman, pwede niyong toothpick. Tatabi ko lang, pang toothpick. Ibigay siya ng 2,000 kada buwan hanggang sa dumating kayo galing Abu Dhabi. Pero kung sakasakali naman po na madami yung kita niya, dalagdagan din niya yung ibibigay niyang sustento. Na huwag nang mag-post at maninira sa social media yung matras na nilang doon sa inyo. At ganoon din po sa inyo na no, para may iwasan na din po yung gulo na kung saan hindi pagkakaintindihan, huwag na din po sana tayo mag-post ng kung ano-ano paninira sa matras na nila. Jezabel, Jezabel, maghanap ka ng buhay at dito lang ako na sumusuporta sa inyo. Alam niya yan na mahal ko kayo. Mananaman po kayo ni Sammy, sana huwag mong kampihan ang iyong kinakasama. Sa gitna na lang dapat sana. Yan na lang masasabi ko sa iyo. Mag-uusap tayo pag uwi ko. Manak, mahal na mahal ko kayo. Pagpasensyahan niyo ako kung hindi ko lahat na ibibigay sa inyo dahil alam niyo naman ang trabaho ko, pero kinakaya ko na sinusuportahan kayo sa lahat ng bagay. Pero sa ngayon, manak, sana maintindihan niyo rin yung kalagayan ko ngayon. Hindi ko alam yung kung anong gagawin ko, pero nagpapakatatag lang ako, manak. Mahal naman kayo, manak. Minsahin ko po kay mama po na alam ko na andyan pa rin po siya na kahit na ganito po kami, kaya po kami buhayin. Na sana po mag-ingat po dun si mama ko po na kahit ang lay-lay po na, ang lay-lay po niya sa amin, lagi lang po siya mag-ingat po dun. Kasi mahal naman po yung mama ko po. Kahit papa ko naman po. Masana yung topic ko? Nawala na. Dapat magsabihin mo din yung topic mo. Gusto ko lang po sabihin kay mama na mahal na mahal ko din po siya. Nagpapasalamat po ako kasi kahit gano'ng kahirap yung buhay, na ibibigay niya pa rin po yung gusto namin. Pa, iintindihin ko na lang po yung kung ano po yung gusto mo pa, pero mas okay rin po sana kung maayos na talaga to kasi, di ba papa, ano yun? Sa Bible po talaga yun. Rafi, maraming salamat po sa pagtutok sa aming buto-buto na problema po. Salamat pa rin po, Sir Rafi. Sir Rafi, maraming salamat po dahil po ngayon po, pinunta niya po sa barangay po na ngayon po nakausap niyo po ako. At salamat po dahil ngayon na malulugas po na in fact na kahit po yung situation namin po sa pension pa rin po kayo na hantak po kayong tumulong. Sana po magpatuloy niya pa rin po at madami pa rin po kayo malulugas. Yun lang po, sir. Maraming salamat po.
Ano? Maraming salamat sa panonood niyo diyan. Sana huwag kayong magsawa sa akin channel kay Lola Vlogger Maricaronido. At huwag niyo kalimutan i-click ang notify, ang bell para lagi kayong ma-update sa aking mga bagong videos. Pasensya na kung matagal ang aking pagkain. Maraming salamat. Mwah. Mwah. Sandali muna pala. Yan.